Welcome back sa ating channel, mga classmate. So unang-una, bago tayo magsimula, gusto kong magpasalamat sa mga classmates natin sa sumusuporta sa ating YouTube channel. Dahil yung isa nating video sa loob ng 2 buwan ay umabot kaagad ng 6,000 views. Not bad na rin para sa mga bagong YouTuber na katulad natin. So yung video na yon, ito yung yung tinuro ko kung paano maggawang automatic yung radiator fan. So lalagay ko na lang yung link dyan sa taas, then sa description box. And then ito naman kasi, may mga nagtatanong sa akin, paano yung pinagsasabay? Kung pwede daw ba yun? Pwede yun. Okay. Ang mangyayari doon, mga classmate, once na nagbukas tayo ng aircon, itong dalawa, sabay silang gagana o sabay na mag-dissipate ng heat ng ating radiator. Pero for example, nakapatay yung ating nakapatay yung aircon natin at na-reach ng makina yung init na kailangan niya para i-trigger yung fan, ito lang gagana. Ito nakapahinga. So kung paano yung gagawin, yun ang ating ituturo ngayon, mga classmate. So bago tayo magsimula, mga classmate, ulitin ko lang, yung current setup natin ngayon dito sa ating Mitsubishi Lancer. Itong radiator fan natin, umiikot lang yan kapag na-reach ng makina yung certain temperature para ma-trigger yung thermo switch. Okay. Tapos ito naman, umiikot lang siya kapag nagbukas ng aircon or kasabay ng ating aircon compressor. So magkahiwalay po yan. So may nagtatanong sa akin, di ba nag-overheat? Sa experience ko po, hindi. Okay, ang isa pong tip po tayo, mga classmate, para hindi po mag-overheat, unang-una, ang cooling system, alagaan natin sa coolant. Dapat po malinis yan, walang kalawang, kasi yun ang nagkukos ng overheat. Kapag kahit bago yung inyong radiator, kung madumi naman, so hindi niya rin napapalamig na maayos. Tapos, meron din akong nakakabit na thermostat. Sabi ng iba, pag may thermostat, mag-overheat. Na-prove na po natin yun at na-explain natin sa ating nakarang video na hindi naman yung totoo. Okay, ako po ay bumabiyahe ng mula San Pablo, Laguna, papunta ng Clark, Pampanga, nang wala pong overheat. Magka-separate po ito, hindi siya nagsasabay. Meron po tayong thermostat, wala pong overheat. Kasi nga po, inaalagaan natin sa yung makina natin, inaalagaan po natin. So, proceed na po tayo sa ating video tutorial. Okay, mga classmate, ang video na ito ay isa sa mga kalimitang tinatanong sa akin. May mga nagme-message lang sa social media, tapos sa comments. Isa na doon si Sir Jefferson Samot na tinatanong niya kung paano pagsasabihin yung ikot ng condenser tsaka radiator pag nagbukas ng aircon. So umpisa natin, i-drawing muna natin yung sa radiator. So ito yung radiator. Okay, yun yung radiator natin. Siyempre kailangan niya ng relay tsaka power supply para umikot. So ito, naituro ko na ito dun sa previous video natin. Eighty-six. Tapos meron tayo dito syempre yung battery natin. So negative, positive. Negative always connected yan sa ating body ground. Okay. And then ang radiator natin, syempre mati-trigger yan ng thermo switch. So ito yung ating thermo switch. So umpisa na natin yung pagwawire nito. So yung negative nyan,
negative ng ating radiator, always body ground. And then yung positive, pupunta siya sa 87 ng relay. Ayan, 87 ng relay. Yung 85 and 86 ng relay natin, as lagi natin sinasabi, pwede magkabaligtad dyan. Kasi yan yung magti-trigger para tumuloy yung contact from 80 to, from 30 to 87. So, in this case, 85 yung ground natin. Or yung ground, siya yung pupunta sa ating thermo switch. Yan. Yung 30, pupunta yan sa battery natin. Yan. And then, syempre, kailangan niya, meron niyang fuse. So, maglagay tayo ng 20 ampere na fuse. And then yung 86 ang magti-trigger sa kanya is ignition on ng ating susi. Sa on position. Okay, ignition on or sa fuse block na nagkakaroon ng supply once na nilagay natin sa on position yung susi. So recap lang tayo, paano gagana yung ating radiator fan. Ito yung sa automatic. So, yung radiator fan natin, meron na siyang ground, meron siyang positive. So, yung positive niya, 87, galing sa 30, pumunta sa battery. So, mangyayari niyan, yung 86 natin, meron ng standby positive supply, galing sa ating ignition on. Pag uminit tayo yung radiator, or yung nasa-sense ng ating thermo switch, okay, mati-trigger na 85 and 86. So, papalo na yon. Magkakaroon na ng kuryente itong radiator. Tapos, iikot. Pag nalamigan, mawawala yung contact nitong thermo switch. Bibitaw na naman yung 87. So, sa condenser natin, same lang. Ang nagkaiba lang yung trigger nyan is galing sa AC compressor. So, dito naman yon. Hindi naman ako magaling mag-drawing eh. Pagpasensyahan nyo na, no? Okay. So, ito yung condenser. Condenser fan. Ganyan din yung wiring ng ng auxiliary fan. Kung mababalikan nyo ating ginawang video, same lang yan. So, meron din tayong yung negative nyan, syempre, body ground. Tapos, meron tayong relay. Ganun lang din. Meron tayong 30, 87. Pagpasensya na, medyo mataba kasi yung dulo ng ating marker na ginagamit, no? 85, 86. Okay, so yan yung mga pinout. 87, automatic, siya ang pupunta sa supply nating condenser. So let's say, yan. Ang 30, siyempre, galing din sa positive supply ng ating battery. 30. Lalagyan ulit natin ito ng 20 ampere na fuse. So, may fuse na naman yan, 20 amperes. And then, yung 85, body ground. Or negative. Yung 86 natin, ang magti-trigger kasi sa condenser fan natin is yung AC compressor. So, sa positive line ng ating AC compressor yan. AC compressor. So, once na na-trigger na yung AC compressor natin, umiikot yon. Since meron ng negative to, yung 85 natin sa body ground, yung kuryente from our battery pupunta sa 30, then magkoconnect sa pin 87. Pupunta na dun sa condenser. At since naka-body ground yon, iikot na yung ating condenser fan. Ngayon, ang gustong itanong sa atin or laging tinatanong sa atin is paano pagsasabay niyan? Pag nagbukas tayo ng ng aircon, iikot din yung ating radiator. So, ang kailangan lang natin dyan, mga classmate, ay magdadagdag tayo ng isang relay.
So dito na lang tayo maglalagay ng relay. Yan. So isang relay. So meron din niya 87, 30, 85 at 86. O yan, 86. Yung 30 natin, okay, yung 30 niyan, ikakabit na natin sa battery. Katulad ng iba nating connection. Or, dito, pwede natin pag-isihin na yung fuse. Dito na lang, pwede natin itap siya dito. Yan. Para isang fuse na lang itong dalawa. Kasi ang, pwede naman siya mag-share ng isang fuse kasi isang load lang naman yung pagaganahin niya, which is yung ating radiator fan. So, itap natin dito. Okay, papunta sa 30. Yun. Yan. Duman sa fuse. Papunta doon sa pin 30. Tapos yung 85 body ground. Yan. Yung 87, pupunta kayon sa radiator natin. So, pwede mo nang itap dito, alin man dito sa supply nating radiator. So, let's say dito magtatap. Yan. Papunta sa 87. Ngayon, yung 86 natin, mga classmate, dalawa ang pwede natin pagkunan ng ano niyan, ng supply. Since ang magiging trabaho lang niyan is pang trigger noong contact. So, pwede tayong kumuha dito sa ano, air compressor, aircon compressor natin, or pwede na rin dito sa positive supply ng ating condenser fan. So kung saan kayo mas ano, kung saan mas malapit ano. So let's say tatap natin siya dito sa 86. Dito sa yung 86 ng bagong relay natin, tatap naman natin sa 87 nung isa nating relay o yung relay ng condenser fan. So itap mo siya dito. Yan. Tap mo. Okay. Ayun. Paano siya gagana? Okay. Yung condenser natin, iikot yan once na nag-trigger tayo ng ating aircon. Kasi magkakaroon to ng positive supply. So mangyayari niyan, 85 at 86 magkakaroon ng contact. Or mati-trigger yung contact. So yung 8, yung 30 papunta sa 87, tutuloy yung kuryente diyan. Di ba? So mangyayari from positive dumaan sa fuse, pupunta sa 30, lalabas sa 87, pupunta siya dito. Iikot yung ating condenser fan. Okay? Ngayon dahil ito is ano na yan, meron na yang kuryente. Okay, meron na kuryente ito. So yung 85 at 86 ito, mati-trigger din. Magkakaroon na naman ng contact to. Yan. So ang mangyayari niyan, mula uli dito sa positive ng ating battery, dumaan sa fuse, pupunta dito sa 30. Since energized na yung 85-86 natin, magkakaroon na ng output dito. Ilalabas dito, yan, iikot yung radiator fan. Ganyan siya. So let's say dunot dito tayo sa kabila. Okay. Hindi tayo nagbubukas ng ating ano, ng aircon. Pero uminit yung makina natin kasi na-sense ng ating thermo switch na kailangan niya ng mag-activate. So ang mangyari, 85-86, mati-trigger yan. Okay, kasi meron yung standby positive voltage ito. And then 85 nakadepende dun sa ano natin, nakadepende sa thermo switch. So pag na-trigger yan, meron ng kuryente ito. Okay? Or meron ng contact. So from positive duman sa fuse, magkakaroon to, tatawid dito, iikot yan. Ngayon, ganito. Ang tatarong niya naman, classmate, pag nagsabay yan, magsasalubong yung kuryente. Okay, so inan natin, analyze natin. So nagbukas ka ng AC,
So mayroong kuryente from 30 to 87. Iikot ang condenser fan, magkakaroon dito ng supply, matitrigger. Yan, iikot din ito. Ngayon, paano kung biglang habang gumagamit ka ng aircon, sabay silang gumagana. Paano kung biglang na-trigger to? For example, mainit talaga yung na-sense ng thermo switch mo. So, matitrigger to. Yan. Anong mangyayari? Well, walang mangyayari. Gagana pa rin yung parehas. Kasi, analyze ating mabuti mga classmate, no? Yung 30 nito at 30 no, ni isa lang pinanggalingan. Yan. At iisa lang yung pupuntahan. So, hindi yung magsasalubong yung, ano, yung kuryente para sa mga 87. At tapos, bigla mong pinatay yung aircon. Let's say, habang umaandar to, nag-disengage yung air compressor natin. Aircon compressor, or nagpatay ka ng aircon. So, mawala ito. Yan. Okay, yan. Titigil to. Kasi, yung 87 natin galing dito, may ano pa rin yan, may kuryente, no? May kuryente pa rin yan. Tatawid yung kuryente dito. Hindi na yan babalik dito kasi na-disengage na yan. Wala nang contact yung 85, 86 or hindi na siya natitrigger. Muli, nagpapasalamat po ako mga classmates sa patuloy na pagsuporta nyo sa ating YouTube channel. Sa mga bago pa lang po at hindi pa nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button at yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod nating gagawin. Kung meron po kayong katanungan o mga topic na gusto nyo po natin i-discuss sa ating mga future videos, comment nyo lang po sa baba. At susubukan po nating gawa ng video or sagutin yung mga katanungan nyo. So muli, mga classmate, marami pong salamat.